tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay Kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang martir na si San Bonifacio ay makatuwang nawa namin sa pagdalangin upang ang pananampalatayang inilahad niya sa kanyang pagsasalita at nilagdaan ng kanyang dugong itinigis ng mga ayaw maniwala ay aming mapangatawanan at maihayag sa ginagawa namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Ang simula ng aklat ni Tobit. Sa buong buhay ko, akong si Tobit ay nagsumikap na mamuhay ng matapat sa kalooban ng Diyos. Inugali ko ang pagkakawang gawa at naglingkod ako sa aking mga kamag-anak at mga kababayan na kasama kong napatapon bilang bihag sa Ninibe, Assyria. Nang makabalik ako sa aking tahanan sa piling ng aking asawa at anak, ay panahon ng pagdiriwang ng Pentecostes, ang pista ng pitong linggo, at hinandugan nila ako ng isang masarap na salo-salo. Nang makita kong nakahain na ang masarap na pagkain, tinawag ko ang aking anak na si Tobias. Anak, ang wika ko. Humanap ka rito sa Ninibe ng kahit sinong dukhang kababayan nating tapat sa Panginoon. Dalhin mo siya rito at ng makasalo ko. Daliin mo, hihintayin kita. Lumabas nga si Tobias upang humanap na makakasalo ng kanyang ama. Ngunit bumalik ito agad na sumisigaw. Tatay, tatay, bakit? Anong nangyari, anak?
tugon ng Ama. May kababayan tayong binigti at itinapon sa palengke, sagot ng anak. Dahil sa narinig ko'y hindi na ako nakakain. Halos patakbong iniwan ko ang hapag, pinuntahan ang bangkay at dinala ko sa isang kubling pook upang ilibing paglubog ng araw. Matapos kong gawin ito, nagbalik ako sa amin, naglinis ng katawan at kumaing nalulumbay. Noon ko nagunita ang pahayag ni Propeta Amos sa mga taga-Betel. Ang inyong pagdiriwang ay magiging pagdadalamhati at ang inyong kasayahan ay magiging panaghuyan. Nanangis ako. Paglubog ng araw, lumabas ako at humukay ng paglilibingan at ibinaong ko doon ang bangkay. Sa ginawa kong ito, pinagtawanan ako ng aking mga kapitbahay. Ang sabi nila, hindi na ba nadala ang taong ito? Ipinadakip na siya para patayin sa ganito ring kasalanan. Ngayon naglibing na naman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan. Katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magsitayo po ang lahat. Saksi at buhay ng lahat, tayo'y kanyang iniligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapuntan niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit,
sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nagutos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapuntan niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubas ay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit, takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay sabay-sabay nating papurihan, palakpakan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Lunes ngayon, pwede po ba pakibati yung mga katabi ninyo malapit sa inyo? Good morning. At sabihin sa kanila, God bless you. Yan ang magandang panimula ng ating bagong araw, ng ating bagong linggo, na sana tayo ay naghahangad hindi lamang ng ikabubuti natin, ikaayos natin. There is always a reason for us not only to receive blessings but to be a blessing. Lagi nating tatandaan yan. Araw-araw kapag tayo ginigising pa ng Diyos, araw-araw kapag tayo nakakadilat pa sa umaga, hindi lamang tayo naghahanda sa mga biyayang tatanggapin, kundi dapat nakahanda rin tayong maging biyayang gagawin ng Diyos para sa atin. Kaya nga, hindi lamang po tayo ang dahilan kung bakit tayo nandito sa simbahan. Bigyan natin ng mas malalim na kahulugan ang bagong buhay na binibigay ng Diyos araw-araw. At ang pinakamalalim, pinakamataas na kahulugan ng bawat buhay ay pinakita ng Poong Nazareno. There is no greater love, there is no greater life than to lay down one's life for a friend. Ang araw na ito ay araw ng martir. Kaya nakapula po ako, kapistahan ngayon ng isang dakilang martir ng simbahan, Saint Boniface o San Bonifacio, isang obispo at martir. Pag sinabi nating martir, ngayon kasi pag sinabing martir ka, kasunod niyan, tatanga-tanga ka. Martir ka, kasunod niyan, ang hina-hina mo. Martir ka, ang kasunod niyan, nagpapatalo ka eh. Nagpapagamit ka. Nagpapakawawa ka.
Siguro sa mata ng mundo, pero sa mata ng Poong Nazareno, ang mabuhay bilang isang martir alang-alang sa katotohanan, alang-alang sa kabutihan, alang-alang sa kaligtasan, ay ang pinakadakilang lugar sa kanyang kaharian. Kaya sa ating mga pagbasa ngayon, maririnig natin dalawang anak ang tinawag ng kanilang ama upang maglingkod, upang magligtas. Sa unang pagbasa, si Tobias ang anak ni Tobit, pinapunta niya upang maghanap ng matutulungan at ikinuwento ng kanyang anak kung paano niya tinulungan ang nakita niyang taong namatay, kung paano niya binigyan ng oras. At ganun din sa ating ebanghelyo, binugbog, pinatay ng mga kasama ang mga tauhan ng may-ari ng ubasan, hanggang sa huli ang kanyang minamahal na anak na ang pinapunta niya. Hindi lang para kunin yung kinita ng ubasan. Ang tunay na dahilan kung bakit pinapunta niya ang kanyang anak ay upang itama, upang iligtas sila sa maling ugali at masamang ginawa nila sa mga tauhan ng may-ari. Pero ganun pa man, hindi sila naniwala. Ganun pa man, napahamak ang mga anak. Pero mga kapatid, huwag nating kalilimutan ang ginawang pagsunod ng dalawang anak na ito ay ang naging pag-ibig ng kanilang mga ama. Dapat ganyan din ang dasal natin. Mga magulang, kayong mga tumutulong, sana ito ang hangad, ito ang dasal natin sa mga anak na pinalaki ninyo, sa mga anak na pinaghirapan ninyong buhayin. Sana ito rin ang dasal at hangad natin sa mga taong tinulungan natin. Hindi man nila maibalik sa material na paraan. Sana sila rin matutong tumulong sa iba. Matutong magmalasakit sa iba. Matutong maging mabuti sa iba. Ika nga, hindi naman tayo sinisingil sa ibinigay sa atin. Pero tayo ay hinihiling na maging matulungon din sa iba, kagaya ng ginawa sa atin. It is not to pay it back, but to pay it forward. And the best way to be grateful is always to become generous. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong unang araw ng bagong linggong ito, ngayong umaga sa bagong araw na ito, huwag tayong matakot na tanggapin ang anumang hamon, ang anumang pagsubok, ang anumang paghihirap na pwedeng dumating at mangyari sa atin. Lagi nating tatandaan, sa bawat pagsubok na dumarating sa buhay natin, binibigyan tayo hindi ng pagkakataon para gumanti ng mali, para gumanti ng masama, kundi para patunayan natin na sa huli, kabutihan, katotohanan, at ang tama pa rin ang magliligtas sa atin. Huwag kayo matakot, huwag madamot, kagaya ng mga martir, walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pagninilay sa hamon ng Panginoon sa Ebanghelyo tungkol sa tungkuling mamunga,
ilagay natin sa harap ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. At ang ating pong itutugon, Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga namumuno ng simbahan, naway makatanggap ng liwanag, kalakasan at pag-aalay sa tungkuling paggabay sa mga sumasampalataya sa panahon ng kagipitan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang ating pamilya, nawa ay bigyang pansin ang diwa ng panalangin upang mapuno ang ating mga isip ng kapayapaan at kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Tayo nawa ay mamunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, nawa ay huwag mawala ng pag-asa sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Yaong mga namatay, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang inaalala rin natin ang mga kababayan nating biktima ng mga kalamidad, ang mga walang maayos na tirahan at makain, ang mga nakabilanggo at katutubo. Ipagdasal din natin ang mga taong sumusubok ng ating pasensya, ng ating kabutihan at pananampalataya, at ang mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa alang-alang sa kanilang pamilya. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama naming mapagmahal, ang iyong anak ay ang batong tinanggihan. Tinatanggap namin siya ng buong puso at may pananalig naming itinataas sa iyo ang aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat at mamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Sambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita ang martir na si San Bonifacio, tanggapin mo ang ipinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan
at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Bonifacio ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Bonifacio, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magtatanggol sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Masakal sa Diyos ang mabuting gawin at manahalik ang ligtas sa lupain sa puso. Announcement. Sa darating na June 17, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ng San Juan Bautista. Kailangan ay ang mga edad na 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari po kayo makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya
para sa mga detalye. Maraming salamat po. Patuloy pa rin ang napinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkasapos ang misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa paggunitang ginampanan at sa tinanggap na pakikinabang, ay humihingi na iyong pagkalooban ng pagkakaisa sa mga martir na banal sa pagsasalo sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak na ipinahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas at tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat din sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon, hindi lamang kapag may misa, yung mga nagpapadala po sa ating parish office para sa pinansyal na tulong dito sa Pilipinas, maging ang mga kababayan nating nasa abroad. Sa mga in-kind donations, bigas, delata noodles, kape, sabon at tubig, yan po ay malaking tulong sa mga kapatid natin sa Manila City Jail, sa mga pinapakain natin sa ating feeding programs, at sa iba't ibang parokya institutions na nababahaginan ng ating biyaya. Salamat po dahil sa kabila ng inyong sariling pangangailangan, nagagawa niyo pa rin kumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala para sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, di nahangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,